lalaki at babae na binigkis ng pagmamahal. Pinagtibay sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng kasal, mga salitang binitawan at pangakong dapat panindigan ang nagmistulang kalasag ng kanilang pagmamahalan. Magkahawak ang kanilang mga kamay at masayang naglalakbay, tangan-tangan ng pangakong magsasama habang nabubuhay. Ang wikang mananatiling iisa, dumaan man sa maraming problema, ngunit darating ang panahon na ang pagsasama ninyo ay susubukin. Minsan ay mamimili ka kung mananatili ka ba o tatapusin mo na. Sarisaring emosyon ang mangunguna na magdudulot ng kalituhan sa pagpapasya. Ngunit anuman ang mangyari at maganap, nasa kamay ninyo pa rin ang sagot na hanap. Kung sa ginhawa kayo ay magkasama, sa oras kaya ng kahirapan at pagsubok ay mananatili ka. Isang araw, ang isa sa inyo ay magkakamali. Kahinaan ng sa kanyang puso ay maghari, ang isa na may magmimistulang bato ang puso. Nang dahil nga sa ito ay masasaktan ng todo. Kayo ay magtatalo at mag-aaway. Mapapaisip kung dapat pa bang magkasamang ituloy ang buhay. O kung minsan ay darating sa puntong hindi inaasahan, makakalimutan ng mga pangako at sumpaan. At kung minsan ay yahantong sa hiwalayan. Kaibigan, huwag kang magpadalos-dalos. Kung hindi ka pahanday, huwag mo nang magpagapos sa grado ang kasal. Ito ay banal. Hindi dapat pasukin na parang isang free trial. Dahil kayo ay susumpa sa isa't isa, lalong-lalo na higit na sa ama. Ngunit nasa inyo pa rin ang huling pasya. Kung bibitaw ka, nang dahil sa nasaktan ka. Kung pipiliing talikuran ang mga pangakong binitawan nang dahil sa pagkakamaling dulot ng isang kahinaan o kung ikaw ba ay mananatili at hahaya ang pagpapatawad at pagmamahal ng maghari kung ano ang kahahantungan ng inyong samahan. Ikaw at siya lamang ang makakaalam. Kung mananatili ka sa sinumpaang pagmamahal o tatapusin ang samahang nakakasakal.